Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So nang humingi nga si KD ng trade ay nabulabog ang buong NBA. Lahat ng teams gumagawa ng paraan upang magkaroon ng package na pwedeng ibigay sa Brooklyn Nets. Mga dating untouchable na mga player na sasama na din sa usapan ng mga trade rumors. Ganun pa man, hanggang ngayon nga ay wala pa din tinatanggap na trade ang Brooklyn Nets. Dahil ibinulgar na nga ng NBA insider ng Sports Illustrated na si Chris Mannix ang asking price ng Brooklyn Nets na kapalit ni KD. At yan ay dalawang all-star caliber talents at madaming draft picks. So ayun nga po mga kaibigan, medyo expected na nga ito. Dahil kung si Rudy Gobert nga ay nakatanggap ng madaming role players at apat na first round picks bilang kapalit, so just imagine kung ano ang magiging katumbas ng isang Kevin Durant. Ilan sa mga pwedeng pagbasehan natin ay ang Anthony Davis trade, kung saan binigay ng Lakers si Brandon Ingram at Lonzo Ball na dalawang number 2 pick na may mataas na upside, si Josh Hart at tatlong first round picks. Habang kay Paul George naman ay naging kapalit nga nito sa OKC noon si Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander at limang first round draft picks. So ilang example nga yan mga kaibigan upang may idea tayo kung ano ba ang posibleng maging itsura ng isang Kevin Durant trade. Ngunit ayon nga kay Woj ng ESPN, isang historic deal nga daw ang gusto ng Nets, lalo na't may apat pang taon na natitira sa contract ni KD. So asahan nga natin na mas mahigit pa dito ang hihingiin ng Nets. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang tough loss naman para sa Memphis Grizzlies, dahil bukod sa nawala ang tulad ni Kyle Anderson sa kanila, si Jaren Jackson Jr. ay inoperahan sa kanyang kanang paa. Dahilan upang magpahinga siya ng 4 hanggang 6 na buwan. At hindi nga ang iniisip dito yung 6 na buwan siyang mawawala, bagkus yung isang buong off-season kung saan gumagawa ng malaking improvement ang mga young players sa tulad niya at matatapon nga ito. Dahil kailangan niya lang magpahinga at magpagaling ng kanyang kanang paa na kakagaling lamang sa surgery. Siya ay nag-average last season ng 16.3 points at isa nga siya sa mga vital parts ng Memphis lalo na sa kanilang depensa. Pinangunahan niya nga ang NBA sa blocks ngayong season. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa mga natitira pang free agent na wala pang team sa ngayon as of July 3, Sunday 5:45 AM Philippine Time. Una ay si James Harden na inaasahan na mananatili sa Sixers. Ganun pa man hanggat hindi pa nga sila pumipirma ay hindi pa ito final at pwede pang may magbago. Although very slim nga ang chance ito. Si DeAndre Ayton ay bakante pa din ngayon mga kaibigan. Madaming teams ang naniligaw sa kanya ngunit isa nga siyang player na naapektuhan ng trade rumors si KD dahil lahat gumagawa ngayon ng espasyo para kay KD imbis na para sa kanya. Andyan pa si Colin Sexton, natawagin man ng iba na medyo buwakaw ngunit very effective pa din nga ito lalo na sa opensa. Si Miles Bridges na napakalaki ng upside at may all-star potential ngunit nasangkot pa lang ito sa gulo lately. Andyan din si Dennis Schroeder na solid pa din pang backup point guard, si TJ Warren, Blake Griffin, Montrezl Harrell, Thomas Bryant at Carmelo Anthony. Ilan lang nga yan sa mga pangalan na bakante pa din hanggang ngayon. Saan nyo ba gustong mapunta ang mga players na ito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.